farmers, welcome back to my channel, Thessalonica's Farm. Wow! Ooh! Farmers, yun ang yun nakuha namin yung sugpo. Sana maraming ganito. Dapat ito rin level buhay natin. Hi mga farmers, yung for today's video. So, isang magandang umaga sa inyo lahat. At ngayon, ngayong araw mga farmers, mag-harvest tayo ng isang area natin o isang area ko dito sa farm na aking nilagyan ng mga tilapia. So mag-harvest tayo ng isang area ng fish pond dito. Ito yung harvest natin sa bandang baba at kasalukuyan na ngayon pinaiiga yung tubig. So dahil medyo tag-init ngayon mga farmers, so nasa 3 months na itong tilapia natin dito. Nag-vlog ako nito 3 months ago. So ngayon, pinapatagal pa sana namin para medyo lumaki yung isda na tilapia para mas maganda yung harvest. Ang problema, medyo sunod-sunod yung init dito sa Bohol, walang ulan. So kung sa mga hindi nakakaalam, ang tubig naman po dito sa fish pond ko is tubig alat, tapos tubig tabang, halo. So yung tubig dito pag nag-open ng gate, nanggagaling sa dagat. So tapos pag umuulan, nadadagdagan naman ng tubig na tabang. So dahil ang tilapia dapat sa tubig tabang, so dahil nga walang ulan ngayon, puro tubig dagat yung pumapasok. So sobrang alat na ng tubig at namumuti na yung ibang mga tilapia. So nag-decide kami na harvestin na ito isang area. So sa kabila, hindi pa naman namumuti. So ito lang yung medyo may nakikita kaming mga isda na nagwa-white. So kaya kinakailangan na natin harvestin. So ngayon mga farmers, samahan ninyo ako at bumaba na tayo sa aking fish pond para mag-harvest ng mga tilapia. So tara, samahan nyo. So ito mga farmers, Upo muna ako dito. Ayan. So, magmamasdan ko yung mga isda dito sa bandang harap ko. Ang dami na malalaki. So, mamaya makikita nyo yung lahat. So, hinihintay ko lang na mauga or maiga yung tubig ng fish pond. So, kasalukuyan doon pa nag-water pump sila Kuya Arnold. So, medyo matagal kasi magpaiga ng fish pond. So, nag-open na rin kami ng gate kanina para lumabas yung tubig. Pero, dahil nga pantay na yung hindi na siya lumalabas yung ibang tirang tubig. So kaya kinakailangan natin i-water pump. So mga matagal pa to, mga 30 minutes pa ito na 30 minutes pa ito iigahin siguro para fully drain yung fish pond at makikita natin kung gaano kadaming isda yung makukuha natin ngayon dito. Ayan. So ako, nakaupo muna ako dito at napakagandang pagmasdan ng mga isda. May mga buyer na rin tayo nandito, so sana medyo marami tayo ngayon ma-harvest. Farmers, nakita na ninyo, paiga na yung tubig at yung isda halos naglinya na sa tubig kung saan pababa na yung tubig sa may gate. So ayan, nagpila-pila na. Ayan, kita-kita sa tubig. Ayan. So later, nandito na yung lahat banda sa bukana at madali na natin lahat ma-harvest yung isda. Yun, nakakuha na si ano. Yun o, ang dami o. So, kulay itim yung, patingin! So, yan o, kulay itim yung tilapia. Giant tilapia kasi ito. Ayan. After 45 minutes tayo nagpaiga. So, 45 minutes, yan yung iniga ng tubig. Gamit yung water pump. So, napakadami isda mga farmers. So, later makita natin kung gaano karami. Ayan, naglalanguyan na dito banda sa
buka na ng tubig. So, ito, pakitaan ko kayo ng sample ng isang isda na nakuha na. Ito namin nilalagay sa drum na blue. Yun. Black tilapia. Ito giant, no? Ayan, giant tilapia kulay. Ito yung kalit-kit. So, may mas malaki pa dyan. Mga medium size pa lang yung nakuha ngayon. Mamaya, mas makikita pa natin yung mas malaki. So, ito na mga farmers yung nireding foam kung saan lalagyan natin ang isda. So, mayroon ng nakahandang yelo. Maglambat ng mga tilapia. So, sana kayo, wala akong taga-camera kayo. Nakalawag siya. So, ayun. Andito banda sa may dulo, pinupukot na. So, pakita ko na lang sa inyo, mga farmers. So, huwag na yung mukha ko yung papakita ko para mas makita ninyo yung ginagawa namin dito sa fish pond sa pag-harvest. Mas ma-appreciate ninyo yung ginagawa dito kaysa ako yung nakikita puro mukha ko. So, harap yung camera para makita ninyo yung mga ginagawa. So, ito na yung unang pagpupukot, mga ka-farmers. Ang daming isda, oh. So, may mga tao rin dito, mga ka-farmers, na kapag may, sa probinsya kasi, once may nag-harvest ng fish pond, so, may mga naghihintay na po talaga dyan para pag after namin mag-harvest, so, meron mga isda dyan na matitira. So, bababain na yan, kukuhanin nila para po meron silang mga ulam. So, yung mga nangangabang na yan. So, yung mga isda na hindi mabenta, ibibigay na lang rin natin sa kanila. So, yan. Unang puko. Dami, ah. Dami nga. Dami, ah. Dalang tagbuhan. Yan. Sige. Mukhang kita na dito. Mukhang meron tayong kita ngayon. So, medyo madali na siya, mga ka-farmers, ngayon harvestin kasi hindi na malaking portion yung pinupukot dahil banda dito sa dulo. So, ano na siya, lumot na, wala ng tubig. So, wala na dyan isda. So, yung portion na may natirang tubig, yun na lang yung hinaharvest natin. Kaya madali na siyang pukutin at madaling mahuli yung isda. So, diretso lang yan dito. Ayan, kita ninyo yung mga isda, napakadami. Ayan. Halos nagwawala na sila kasi wala na yung tubig. Pawala na yung tubig. Hanggang doon yan, mga ka-farmers, nagbabaybay yung mga isda hanggang sa may tubig silang makuha. So, ito na yung pumpot at nood-nood lang kayo dyan. Kayo isda at iaangat na yung pukot para makakita na. Ay! Nagtalona na! Wow! Ang dami! Super tuwa. Super nakakatuwa. So, ganyan yung way ng pukot, mga ka-farmers. So, very useful itong nabuna ko. Very useful itong pukot para madali mahuli yung mga isda natin. Wow! Ang dami! Oh, dami! No! Dami. First pukot pa lang natin to, mga farmers. So, ganyan ang karami yung nakuha. What?
na ako, matuto na lang ako. So isang pukot pa lang yun mga farmers, halos ilang pom na yung pangatlo na. Dami oh. Tuyok, tuyok. Ano yun? Wala, puno na yung drum. Puno na agad. Dumi ko na. Agad. Kulang putik. Dami. So yun, tatlong first na, pangunang pukot lang, pero tatlong pom na halos yung nalagay natin dito sa drum. So magpupukot ulit tayo, pangalawa. Pangalawang pukot. So nito, isasara na natin yung gate para hindi makalabas yung isda. So yan, ang pangalawang pagpupukot to, pangalawang pagkuha ng isda. So dito na naman na lang tayo banda magpupukot, kasi dito banda nakasara na yung gate, wala na masyado isda doon. So dito na lang tayo sa harapan. Andito na rin lahat ng isda, nagtakbuhan na dito sa area na to, kaya dito na lang tayo magnenet. Dami pa rin mga farmers, pangalawa. Inabot na ng walay ulan ba? Inabot ng walay ulan, no? Pero dapat pwede papalakihin, no? Sayang. Mamumuti, no? Yan. Ang laki. Hawakan mo ba yung gate? Pitik na ba yung ipong? Tingnan ninyo. Kakamay ka. Kalakas naman ako sa
ko. Lalaki! Wala mo, pitik na ba na? Ito, ayan. Yan, mga ka-farmers, yun ang nakuha namin hitsugpo. Sana maraming ganito. Dapat ito na level buhay natin. 800 kilo niyan. Oh, grabe. 800. Grabing laki. Yung ba, may isa pa, oh. Oh, banami. Banami pa yung ganyan? Oo. Oh. Banami. Ano lagyan mo? Lo, grabe kalaki. Ano lang, Baldur? So yun, nakita niyo mga farmers sa parang laki na nakuha natin sugpo. Ang dami pa. Kaya akit na. So reserve na yun sa akin mga farmers. Ang pakalala para lobster itsura. So mamaya lutuin natin yan. May mga apat na pirasong sobrang laki. At very masaya tayo dyan. Sold na ako sa sugpo. So ito, sobrang saya ng ano natin ngayon, ng harvest. Medyo madami-dami, puno na yung drum. At mukhang kikita tayo ngayon sa pag-harvest. At ito na, pangatlong pukot. Pangatlong pukot na to, tingnan natin kung mas madami, marami pa rin isla yung makukuha. Magpukot. So, malaking tulong na yun din sa kanila. So, papamahagian natin sila ng mga isla dyan. Malaking tulong na sa kanila yung pangulam. So marami pa rin tira. Marami siyang mga isda na ano no. Kuya, maraming mga isda na yung hindi kinakain. Oh, puyo. Puyo, kung tawagin daw puyo. Yung parang blue. Puyo, yan tapos si kurani. Yung blue yon, parang blue. Di, dilaw. Dilaw. So, ay, ito yung hindi kinakain. Blue, ha? Oh, blue nga pala. Ayun. Ayan, blue. Hindi ka kinakain. Bakit? Oh, kinakain ko. Pero yung iba hindi talaga. Kasi ito lang, urasin ka. Nakasimay na yun. Mga yun. Lahat na makinakain. So ito, pang ano pa, pangatlong pukoy. May bangus. Ano yun? Big bed? Ah, big bed. Suwag-suwag ano. Big bed. Matinik yan mga farmers yung ganyan isda. Ayun na. Good. Puno. Wala na ba tayong ganyan? Maraming sinilya. So, maraming sinilya. Ibubuhay natin yan. Transfer natin ito. Ah, iniwalay natin yung sinilya ng mga maliliit na tilapia, giant tilapia. Kasi, ginawa din yung pipits eh. Oo nga. Dapat dalaki ito. Yan o. Tapos ito naman, yung mga ganitong isda, yung mga hindi na pipenta, hindi lang kain. Sa mga farmers. So, mas lalaki pa yan. Tapos, dagdag pa ng isda natin. Ito pa, oh. Halos puno na itong ano. Similya yan. Isa bibili ko. Oo nga, similya. Mahal itong ganito, similya, no? Yung malaki. Magkano yung mga ganyan similya? Tres na yung isa. Parang ganito kalaki nilagay natin dati. Ayan natin, oh. Ganyan ka laki yung nilagay natin dati. Tag- ito? Oo. Hindi, maliit pa. Ah, maliit pa. Dagbay ba? Dagbay? Puro lang. Piso? Yeah, nagdala na si... Hindi ko kalala.
So ito yung mga farmers dito to sa labasan ng tubig ng fish pond. So nag ano naglagay din ng net. Dito naman lumalabas yung ibang isda. Ayan, dami pa rin, oh. Ayan, dami rin. Dami! Mag-try tayo kung ilang piraso ang isang kilo sa 120 pesos. Masakto. Medium size lang naman yung 120. Eh, sa kilo. Ay, hindi pa pala. Mga 10 nga yan. 12, 14. Dami mga farmers. Oh. Oh, pila ka buok. So ranging siya 10 to 12 pieces. 10 to 12 pieces siya per 1 kilo yung 120. So tapos pwede na mura na dito kasi sa palengke na sa 150 yan per kilo. So yan pa mga farmers, hintayin lang natin. Magmagda pa. Ayan. Dami ah. Wow. Ooh. Dami. Ito po yun.
So, mga farmers, ito pala yung nakuha natin. Ang tawag dito sa islang to? Dito? Gurami at puyo. Gurami, kaya puyo. Gurami at puyo. Kung tawagin daw dito yan sa Bohol. So, medyo bluish isda siya. So, kinakain naman to, pero medyo matigas kasi yung kaliskis niyan, tsaka may raplinisan, kaya yung iba hindi kinakain. Pero, sabi naman yung iba, kinakain nila. So, ayan, ngayon, papakain natin sa baboy para mas tumaba siya. Ayan, rich in protein ng isda. So, makita ninyo, kinakain talaga niya nga. Ayan, o. Oh. Hala. Pwede ba yun sa kanya? Ayan, sarap na sarap si Mother Pig. Ha? Meron ba doon? Kumakain din? Hi Max, ba't di ka binigyan Max ng isda? Bigyan kita. Ba't di mo binigyan si Maximo? Bigyan ko si Max. Wow naman si Maximo kung hindi binigyan. Maxo! Ayan, kain. Yun. Sa baba. Kainin mo ba? Ayan. Wow, ano mo yung Max ko? Hindi nakatikim ng fish. Ay, Timo! Ayaw mo? Sarap niya ni. Eh. Oh, hindi siya kumain. Napaka-arte ni Maximo. Saan? Ayan, yung native na buntis. Kakain din siya ng gurami. Gurami fish. Nagalaw pa. Wala, natakot. Lala. Yan, kagandahan sa native. Kahit ano pwedeng kainin. Hindi ba matinik yan? Hindi mas matinik. Ha? Ay! La. Oh, sarap. Namili siya yung patay. Lala. Natusok. Lala. Yung patay kasi kainin mo. Lala, grabe. Gusto nga niya. Yan, at least nakita nyo mga farmers na kinakain ng ating mga baboy yung mga isda na hindi na pa mapakinabangan, yung mga matitigas na mga isda na hindi kinakain natin dito. So, yan, napakinabangan pa rin nila. Wow, sarap-sarap si Mother Pig.